do-it-yourself 5 pesos car wash. Okay, so ang kocompute lang natin dito ay yung machine. Hindi na natin isasama yung pagpagawa ng bubong. Yan ang mga poste. Kasi yung iba pwede naman na sa tabi lang. Itong nasa kanan, 6,800 ang bili natin. Yung sa kaliwa, 7,000 na. Nagmahal na siya ng 200 pesos. Yung mga drum ay tig 1,000. So, bali, yung total natin ay 15,800 pesos. So, ilang buwan inabot ang return of investment. Sa una, mahina yung benta kasi di pa masyado kilala dito sa probinsya, lalo na sa munisipyo namin. Hindi pa kilala ang DIY car wash. So, nung una, inuabot lang kami ng 300 pesos sa 10 days na kita. Pero ngayon, kilala na siya, umabot na kami ng 1,000 kada 10 days, 10 to 15 days. So, ang buwan namin, inabot din siya ng more or less 2,000 pesos. So, hindi na natin isama yung konsumo sa kuryente at sa sabon kasi libre yung sabon namin. So, within 10 months, simula kami in September, ngayong July, umabot na siya ng 18,000 yung kita namin. So, bawi na kami sa gastos sa pagbili ng machine. Pati nung drum. Okay? So, hindi nyo naman kailangan magpagawa ng ganitong car wash na may lugar talaga. Pwede naman sa tabi-tabi lang. Lagay nyo sa gate nyo, labas lang yung hose, tapos yung hulugan. Itong machine pala, nabili ko siya set na. Yung high pressure, saka yung hulugan na 5 piso. Magkasama na silang dalawa. 6,800 nung una, naging 7,000. Mura siya kaysa sa bumili ka ng magkahiwalay. Kasi kung magkahiwalay, yung machine, yung high pressure car wash ay 7,500 na yung presyo niya. Hiwalay pa yung hulugan, nasa 2,000 sa Shopee o Lazada. So makakatipid ka kung set mo siya bibilin. Nabili ko to sa Maynila. Pagdating sa probinsya, medyo mataas na yung presyo. Tumingin ako sa marketplace. So tingin muna kayo sa marketplace. Baka mura dyan sa lugar nyo. May mga supplier. Okay, so ito yung pag-car wash ko. Motor, sasakyan, kasya dyan sa car wash. So libre lahat, pati mga pamunas, mga lumang damit, sasakyan, yan. Sabayan nyo na rin ang paninda. Gaya ng tire block o kaya chamois, magic towel, yan, mga ganyan, para di kayo lugi. So maximize profit. Ang konsumo naman sa kuryente ay average niya 400 pesos to 500 pesos sa dalawang machine na yan, sabay na yung ilaw. So tipid siya, hindi siya magasto sa kuryente. Ang drum naman natin ay meron siyang stopper sa loob. So itong stopper, pag naabot na ng tubig ang level, automatic siyang titigil. Pag nabawasan naman yung tubig sa drum, automatic siyang magbubukas. So hindi na kailangan bantayan kung mapuno yung drum or kung wala ng tubig. Ang maintenance naman natin, sa bawat machine, dalawang machine, tigdalawang belt. So ang bawat belt, nagkakahalaga ng 120 pesos. So 120 pesos times 4 ay 480. Sa langis naman, hindi pa ako nakapag-change oil, 10 months na hindi pa, pero okay pa naman yung level. Sa grasa tayo. So may tatlong lalagyan ng grasa sa bawat machine. Yun ang dapat i-check para hindi tumukod o kaya mabasag yung mga valve dyan sa may pressure head. Maintenance naman natin sa hulugan ay kailangan linisan. Ito yung common problem dito, nag-stack up yung coins kasi madumi. Naipon yung dumi dun sa daanan ng 5 piso. Okay, so bubuksan lang, lilinisan. Sa akin, nilalagyan ko ng WD-40 para tuloy-tuloy ang pagbagsak ng 5 piso. Meron tayong video dito sa ating channel ng pag-fix or pag-ayos ng mga stack up na coins sa ating hulugan. 10 months, ROI natin, 5 pesos nakaset sa 3 minutes, libre sabon, may binibenta pa tayong tire block at magic towel or yung chamois, pampunas nila. Pwede sumabenta naman, so hindi kayo lugi.
Tatagal pa tong machine. Maintenance lang. Okay, so enjoy sa pag-car wash. Good luck.